yung tatlong package ba na yun eh, kayang na dumating sa kanila sabay-sabay. Oh, isa sa Luzon, isa sa Visayas. Sabi mo free delivery, free pickup. Oh. Pwede bang free load na rin lahat ng namin sa loob? Kung gusto mo, pakita na rin. Nako, kilala ko yung pamilya at mga kaibigan ko. Mas excited kayo sa pasalubong ko kesa salubungin ako. Actually, tayo lang ang nabigyan ng special access ha, na pumunta dito sa loob ng warehouse nila. Wow! And I'm everywhere. Ang inyo ng online na pala. Everywhere? Yes, I'm everywhere. Good day mga ka-online palaboy! Kung makikita nyo sa likuran ko, eh, may gabundok na dito. Ito ang resulta ng hindi makapagbakasyon sa Pilipinas. Naipon na yung mga dapat kong ipasalubong. Dahil nga sa pandemic, hindi muna ako nagbakasyon dahil alam kong mauubos lang naman yung oras ko sa, alam mo na, quarantine period. At hindi ka rin naman talaga makakapag-enjoy ng gusto dahil sa dami ng social restriction na ipinapatupad pa sa atin ngayon. Nako, kilala ko yung pamilya at mga kaibigan ko. Oo, alam ko, mas excited kayo sa pasalubong ko kesa salubungin ako. Wait, wala pa pala akong box para paglagay ng mga to. Pero nothing to worry about dahil isang tawag ko lang, meron na akong free and express delivery para sa package box na kailangan ko. Yes, hello. Yes, hello. One piece chicken, oy, one spaghetti, and one extra rice. Hello, sir. Hindi, kuya. Order naman ako ng tatlong box. Oo, pang si cargo, ha? Dito lang ako sa Alnacer. Ah, okay, sir. Sir, pasend ako ng location mo kasi on the way ako sa Alnacer ngayon. Okay, thank you. Actually, ang nagustuhan ko pa dito sa cargo net, kahit na tinatamad ka na pumunta sa outlet nila para kumuha ng box, eh sila ni mismo ang magdadala ng box na kailangan mo. Actually, may first-hand experience na rin naman ako sa cargo net dahil last year, nagpadala ako sa kanila ng 7 boxes. So, wala naman ako naging problema. Dumating naman ng maayos at nasa oras pa yung package ko. Yun! Natapos din! Pero may malaki pa akong space na titira kung makikita ninyo. Pero nothing to worry about dahil madidiskartihan natin yan mamaya. At kasi ipapakuha ko na rin to sa cargo net mamaya. Kuya, punta na lang ako sa outlet ninyo. Doon ko na lang pirmahan yung ibang detalye. Total, magmumoldi naman ako. Okay, walang problema. Alam niyo mga ka-online palaboy, ang maganda pa dito sa cargo net, eh nasa mall vicinity lang sila. Tulad niyan, may extra space pa ako. Ang gagawin ko, mamimili muna ako ng mga paningit na tsokolate at mga pabigat na delata. Magkulang ka man, hindi hassle kasi ang cargo net within reach inside the mall lang. Kuya ate, kumusta? Yun. Balita. Pagpa-cargo ka na alit? Oo. Sir, ano yan? Sandali, ano yan? Vlogger ka na ngayon? Eh, asinsado na. Nakabili lang camera. Hobby ba kami natin? Natural, o. Oh. Kita mo naman, o. Oh. Si ate, o. Oh. Meron akong tatlong package na pinapick up, di ba? Oh, sir. So ngayon, ang tanong ko, yung tatlong package ba na yun, eh, kayang makarating sa Pilipinas ng sabay-sabay? Sir, saan mga location yan, sir? Isa sa Luzon, isa sa Visayas. Sulaan mo kung saan yung isa. Malamang Mindanao yan. Libutin na natin buong Pilipinas. Visayas, magaling pala itong manghula si Kuya. Sabi so, ko sa iyo eh. So ngayon, kaya bang ipadala yun ng sabay-sabay? Kasi sa March, meron kaming online family reunion. So kaya ba yun? Na dumating sa kanila sabay-sabay, oo, sir. Kaya meron ba kayong Hokage moves dyan? Meron, na, sir. Tipong kayo lang nakakagawa? Yes, meron okay. Na kaming bago na sistema namin, sir. Before kasi, ang lahat ng shipment namin from Doha to Manila lang umano sa warehouse namin sa Manila and then tsaka lang namin si-ship ngayon sa Luzon, Visayas. Ay, okay. Sa Visayas, Mindanao. Okay. Ngayon, sir, meron na kami ngayong
bago na yung sistema namin. From Doha, okay. Meron na kaming direkta. Direkta? From direkta. Doha, going to Visayas and Mindanao. Rekta na yon mga kabayan. Aba, okay pala, no? So, yung package ko pala, magkakaroon kami ng ultimate unboxing sa March dahil sabay-sabay nila matatanggap. Yes, sir. All sabay-sabay yan. Pinapangakuan nyo ako ng fast and easy delivery. Baka naman mamaya, too much pulos yan. Ngayon, naka-promo kami ngayon, kaya mas pinababa ngayon. Uh-huh. Mas pinabilis din. Aba? Kahit rekta sa ano yan, sir, kahit rekta na yan, ganun na, pinababa pa namin ang presyo. Aba, good news pala talaga yan para sa may mga extended families and friends sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi hindi lang pala sa Luzon ang makakapag-avail ka ng mabilis na delivery. Visayas at Mindanao. Oo, tipid na, mabilis pa. Aba, si cargo net lang yata yan. No. Baka naman pwede ako makalibre ng cargo dyan. Sa papakain drive, diba? Meron. Meron pa. Saan ba yun? Sa Padimon. Sa Padimon. Pwede ba tayo maniktik dun? Pwede. Pasalad mo. Oo. Kasi ito, alam ko na kung paano humandle to eh. Ewan ko lang doon sa Abu Hamour. Sir, dito, kaming bahala sa cargo mo. Safe and secure. Okay. Maya-assure namin sa iyo yan. Ano, sabo ba kayo sa akin? Maniktik tayo doon. Pwede. Nandito na tayo ngayon sa Safari Mall at bibisitahin naman natin ngayon ang cargo net outlet nila dito. So, magpapanggap tayo kunwari na customer. Good afternoon, te. Good afternoon. Yun. Good afternoon. Mukhang magaganda yung staff dito ng cargo net sa Safari. Ikaw, hindi naman. Siya, mami. Papadala sana ako dito sa cargo net. Kaso natatakot ako. Bakit? Safe ba dito magpadala? Oo naman. Paano ba kayo nag-handle dito ng package from pick up to at the time of Philippine delivery? Halimbawa, be, balay, tatawag ka muna and then ibubuk namin ikaw. And then after that, magsasend ako ng tao kung sino yung naka-schedule dun sa area na yun. And then after nun po, safe po na makikita ninyo yung kahon po ninyo, isasako po nila yon sa harap po mismo ninyo. Then after that, meron pre-strapping yon, pre-ang delivery, pre-pick-up. Then po sa Pilipinas din po, maayos na makakarating yon. Sabi mo, pre-delivery, pre-pick-up. Oh. Pwede bang pre-load na rin lahat ng nandun sa loob? Gusto mo yun, bakit ang dami? Recorded yan ha? Recorded niya yung sinasabi ninyo. Oh, naman, pero ito ang tanong ha? Ito ang tanong. As ordinary customer, este pala, potential customer palang-pala, pwede ko bang masilip kung paano kayo nag-handle ng cargo sa warehouse ninyo? Oo naman, babe. Bigyan kita ng special access papuntang warehouse. Aba? Ba? Mukha yatang medyo malakas tayo, ha? Talaga ba? Bibigyan mo ako ng special access? Oo, kasi napaka-demanding mo, eh. Papakita ko sa'yo kung gaano kasi ang cargo net. So, sasama ka ba? Naku, babe, hindi kita masasamahan kasi hanggang 10 o'clock ako dito ng gabi. Pero pasasamahan kita kung gusto mo kabayan para makita mo kung paano i-handling ang mga boxes dun sa warehouse po namin. Okay, nandito na tayo sa warehouse ng cargo net kung makikita naman ninyo. May mga nakaparadang van dito. So, siguro ito kaka-pick up lang ng mga cargo dun sa mga outlet area nila, no? So ngayon, sisilipin naman natin yung kabuuan ng warehouse. Tingnan natin kung ano makikita natin sa loob. Actually, tayo lang ang nabigyan ng special access ha, na pumunta dito sa loob ng warehouse nila. Wow! Kung makikita naman ninyo mga ka-online palaboy, ito, para to yata siguro to sa buong Pilipinas, no? Parang hindi yata halatang nag-pandemic sa atin dahil kung titingnan mo, punong-puno yung warehouse nila ng mga kargamento papuntang Pilipinas. So, parang walang iniindang pandemic ang mga kababayan natin. Teka muna, may kakausapin tayo dito ha. Sir! Mabuti naman po, binigyan niyo ako ng pagkakataon na mabisita ang inyong warehouse. Sir, ano po pangalan ninyo? Lawrence. Sir Lawrence. Ako, curious lang ako ha, sir ha. Kasi ako din nagpapadala din ako. Hindi ko alam kung paano hinahandle ng mga shipping cargo company. Cargo company yung package namin. Kasi ang main concern namin kung makakarating ba
ng maayos yung kargamento namin sa Pilipinas. As you can see here, dito pa lang sa warehouse namin kung paano namin i-secure yung mga boxes ng kamay natin. Kinasakuha natin yan para maging weather seal. Okay. So, ito ay para iwasan yung mga leakage ng mga liquid sa loob niyan. Oo. Saka ini-strapan din namin yan. Okay. Medyo may pagkukulang yung mga kabayan natin. Oo. Sa mga tape or what. Oo. So, nililibre namin ito. So, para ma-secure yung box nila. Wala na kayong iintindihin actually. Kumbaga, ibibigay ko lang sa outlet ninyo yung kwan or ipapa-pick up. Kayo na bahala, yes, no? Free ang pick-up nito. Oo. Pati yung pag-deliver ng box namin, free. Oo. Oo. Kaya napaka-convenient nito para sa mga customer namin. At yun din naman yung gusto namin talagang ibigay sa kanila. Oo. In terms of security feature, halimbawa, syempre, napadala na ako ng box, no? Uh-huh. Paano ko naman ma-monitor or matatrack yung pinadala kong package na safe and secured siya? After nito, pagka na-kompleto na yung CBM nito per container, nilalagyan namin to ng barcode isang okay. isang. So, meron kaming barcoding system dito. Pagdating ng loading bay, pumapasok ito sa system isang isa kung ano yung mga na-load at hindi na-load. Then after that, when it comes to tracking, meron kami online tracking. Okay. Para ma-track mo kung nasa na yung box mo, nakaalis na ba ito. Oo. Kung nasa Manila na. Oo. Kung ilang araw na yung siya nagta-transit. Meron kasi kami ditong ibang sistema. Okay. Itong side na ito, ito ang mga box na papunta ng Visayas sa Mindanao. No. Separate yan. Ito yung papunta ng Luzon and Manila. Okay. So, sinishift namin yung separate para mas mabilis yung delivery timeline namin. Para maibigay namin yung timeline ng Metro Manila at Luzon, same sa Visayas Mindanao. Ito yung mga TV. Oh, okay. TV ito. Ito, free ito. Parang free? Ito? Free yung, yan. Ano bang tawag dito, sir? Ito yung wooden crate. Oo. Pag nagpadala ka ng wooden crate sa ng TV sa amin, via sea cargo, libre na yung paggawa namin ng wooden crate para sa security ng television mo. Ito walang box, bagong pick-up pa lang. Ito walang box. Okay, walang box. Ito ang kalalabas nyo pag nailagay na sa wooden crate. Para ma-secure natin yung gamit ng mga kabayan natin ng pagpadala. Kahit second hand siya at walang box actually, pwede mo siyang ipadala. Yes. Gagawa natin ng paraan para lang masigurado yung security ng gamit natin. Wow. Tulad ng concern mo, kaya ka nandito ngayon. Actually guys, kumpante na ako na maaalagaan talaga ng husto. Kasi hindi ko man sabihin, ginagawa na pala ng cargo net yung tamang pag-aalaga sa mga cargo natin. Kami yung nandito sa pinakamalaking dito na cargo. Talaga? Ang galing ha? Para makatuparan namin yung ganitong sistema. Makapag-ship kami ng separate container going to Visayas, Mindanao, and Luzon. Okay. Kasi paano kung maliit yung warehouse mo? So, hindi natin pwede itong gawin, di ba? Kasi mapupuno ng mapupuno. Napakaraming cargo talaga dito sa cargo net warehouse. No? Aakyat tayo dito sa ano nila, sa warehouse. Actually, kung makikita nyo dito sa baba, punong-puno ng empty boxes to na ipinamimigay nila ng libre sa kanilang mga customer. Sa likuran ko, yung mga drum. So, ito rin, mga karton na pang balikbayan box natin. So, malaki talaga siya, ha? So, actually, kung hihingi ka ng mga karton dito sa cargo net, mukhang hindi ka magkukumahog. Hindi ka mauubusan actually. So kung trip nyo naman magpa-drum para sa delivery ninyo, aba, kita nyo naman, ready. Ganyang kalawak, ganyang karami ang nakokolektang cargo ng cargo net. So isa lang ang nangangahulugan yan. Mas maraming nagtitiwala sa cargo net dahil unang-una, mura at maayos na serbisyo ang binibigay nila para sa mga customer nila. India?
Yun, mga ka-online pala boy, sana nag-enjoy kayo sa quick tour ko dito sa CargoNet.